back mga kabotel. Tayo ngayon ay nandito sa aming mga saging at tayo ay mag tatanggal ng puso. So kailan ba dapat tanggal ng puso? So ito mga kabotel, so dapat ito yung mga 2 days ago pa dapat yung tanggalan kasi dapat yung pag nakita na yung ganito na hindi talaga sa lalaki, hindi na lalaki, ay so tatanggalin na. Kaso lang ay sa dami na aming trabaho ay ngayon ko lang naasikaso dahil sa busy. So kasi pag ito'y pababayaan ay matagal na lalaki ito. So para makapokus na siya doon sa kanyang bunga, sa kanyang itong mga bunga niya naman ito. Pero ito mga kabotel ay ito ginagamit din ito na ginagula ito. So ganoon lang mga kabotel. Marami pa itong aming tatanggalan. So marami pa dito banda sa ano. Yan. So kaya nyo mapansin mga kabotel, itong aming ito. Ito ay kalsada itong mga kabotel. Yan. So ito ay dati ay pinalinisan ko. Ang bilis dumago. Ay hindi naman nagpapalinis yung barangay. Yan. Ang bilis ng barangay. Pagtaba. Ayan. So ito ay aming mga tanim ay kumbaga hindi naman ito kumbaga ay tinanim ko lang dito para nang hinahayaan sa lugar. Ito naman ay kumbaga ay backyard ano namin. Hindi siya pang commercial talaga. Ito mga kabotel, mga bagong ano. Ayan. Ayan. Ito malaki na. Meron pa dito mga kabutil na apat pa lang mga kabotel amin hanggang ng puso medyo maraming ang bilis na bago kasi ito mga kabotel ng mga tao dito so ito mga kabotel ito yung sakit ng saging so, siguro ay may mga saging kayo din ito at mayroon nagtatanong din sa akin ano daw ang gagawin pag itong nanilaw ng dahon? Ito. So, pag itong nanilaw ng dahon, ito ay wala talagang pag-asa. Ito ay, kahit may bunga pa siya, o nag-umpisa pa lang tulad, halimbawa, tulad nito, hindi na rin yan magkakaroon ng lalaki ang bunga dahil sa, ito may sakit, sa infected nito. So, ano ang ating gagawin pag ganito na? Ang sabi ko doon sa nagtanong, ay sabi ko ay tanggalin mo na putulin. Kasi ito pang kabotel, pag hindi natin ito pinutol, hindi natin tinanggal, ito yung nakakahawa pa. So dapat ay putulin at saka hukayin mismo yung pinakapuno. Naalala ko minsan nung una kami ay pag ganito na may sakit na, ang ginagawa namin ay tinatanggal lang namin, pinuputol lang namin yung may infected. Itong maliit ay hindi na. Pero ang nangyayari ay hindi rin after sa amin naalala ko yun sa amin ay pag ganito na malilit pa lang ay lumalaki naman siya kaya lang pagdating ng yung after nag halos magbubunga na doon naman nagkakaroon ng sakit dahil
yung kanyang mga ugat dito infected na. So, pag ganito, ay talagang dapat talaga iputulin. Wala na itong pag-asa. Ito naman makabutil, oh. May mga ano na, oh. May mga damage na. Mga kabutil, oh. So talaga ito'y huhukayin natin. Kasi tingnan niyo mga kabutil, oh, yung may mga ano na, oh, ito ano. Mamaya pag nahukay na yan, puputol-putulin natin. At yan ay ang dami ng mga damage. So, itong shoot, itong followers niya ay kasama din yan. Kasi sabi ko kanina ay infected din yan. May tama na, oh. Ibang kulay, oh. May itim. Ito yung kabutil, oh. Ayan. So, yan ang sakit niya. So ito, itong kanyang ano, tatanggalin din ito. Ito ang kabutin, ah. Kasama lang ito sa itatapon. Yung pinakabunguan niya, ah. Ito mga kabutil, ha? Ito ang ating puputuloy mga kabutil. Ito, oh. Ito sa ano, oh. Ito ipapalit na natin mga kabutil ng saging din pero iba ng variety. So ang gagawin natin ay spray muna yan ng insecticide. Mga kabutil, oh. Ano natin ang malatayon? So para kung may mga bakterya man, saka may haluan natin ng another insecticide.
para sa ganun ay kung may insekto pang natira dyan ay mamamatay. Kasi pag binibayaan natin yan ay ganun din. Sayang yung itatanim na bago. Although ibang variety ang ilalagay ko para sure. Mabuti yung ano. Ito naman kabutin ang ipapalit yun. Ibang variety ito ng saging. So, saging pa rin. Kaya lang, ay mamaya ko na yan ilalagay mga kabutin. Kasi para yung gamot ay mag ano muna. Kumbaga ay tuloy ang maag. Gawas-gawas ito lang para pinapatatanggal naman. Para kung buhay pa yung ano dyan ay ipa-subsoil ko muna yung gamot na nagay. Yan ang mga kabote lang. Pag magtatanim ng saging, hindi masyado importante yung sobrang ano. Dapat tama-tama lang lalim. Pag sobrang lalim kasi. Oh. Yan mga kabote lang. Mga at least bago ilagay ay pagkatapos ng ano. Mag-subside yung gamot niya. Buubos muna yung ano, mag-subside sa ilalim. So, importante yung i-press ng konti. Ang ilalim, ang ano, para hindi siya mabuwal pag kumangin. Yan. So, yan naman kabote lang. Okay na. Ito yung, ang gagawin natin pag namatay na yung saging ay putulin natin at tanggalin talaga lahat. Totally na itanggal. Palitan natin ng panibago o ibang variety. Ayan ang mga butil. So, yun lang ang mga butil. Diyan ang video, maingay kasi tabing sa dadayo. So, sana kung mayroon kayong mga ganong sitwasyon na saging, ay yun ang gagawin ninyo tulad ng ginawa namin para hindi masayang yung lugar. Ayan. So, yun lang po mga kabotil. Maraming salamat. Ito si Sergio Bay Pocanin Jr., isang guru by profession at isang farmer by passion.